Maaga ako nagising ngayon, mga day. Naisipan ko ngang maglakad-lakad saglit habang tulog pa ang mag-ama ko. Ang lakas pa ng mga hilik ng dalawa nang bumaba ako. Dinahandahan ko nga lang ang pagkilos para hindi magising si Kaylin kasi panigurado pag nagising yun ay nako, hindi na ako matutuloy sa aking paglalakad. Mga 30 minutes lang din naman ako sa labas. Pagkatapos pagka-uwi ko nga ay nag-aabang na ang batang bulinggit sa may hagdan. At syempre pa pagkagising niya ay agahan agad ang aatupagi ng mami para naman may pakain naman si Kaylin. Maghahanda nga lang ako ng scrambled egg, tapos mga prutas at saka tinapay for Kaylin. At syempre pa, kailangan siyang paunahing pakainin kasi matagal na naman siyang bago matapos. And after that, ay saka ko naman aatupagin ang pagluto ng aming breakfast ng daddy niya. Scrambled egg lang din ang sa amin ng daddy niya pero meron siyang kamatis at saka spinach. Tapos binulburan ko na rin ng konting cheese. Tapos ay nagtoast lang din ako ng tinapay tapos nilagyan ko na rin ng prutas na strawberry. At pagkatapos yan ay naghugas lang din ako ng pinggan tapos nag tea time muna ako. At syempre, siyempre kailangan ng magluto ng para sa tanghalian at saka para sa babaunin ng daddy niya. Bali magluluto lang din ako ngayon ng giniling na pork. Tapos nilagyan ko lang siya ng carrots at saka green peas. Pagkatapos meron din siyang corn. Habang busy nga ako sa kusina, ay busy rin naman ang magtatay ko na naglalaro sila. Buti naman at hindi naman ako dinidisturbo ng batang bulinggit. Bali toyo lang ang dinagdag kong pampalasa. Tapos nilagyan ko na lang din ng paminta at saka konting asin. Walang kaarte-arte, diba? And after that ay kailangan natin siyang takpan at pakuluin para naman maluto ng konti ang kanyang mga gulay. Tapos napagtanto ko parang konti lang yung ulam namin kaya dagdagan ko na kaya ng asparagus para naman may gulay naman. Bali hiwa-hiwain at linisan lang din natin itong asparagus tapos lalagyan ko lang to ng chicken breast para naman may lasa siya, diba? Bali hinati-hati ko lang ang asparagus sa tatlo. Wala naman kasing requirements yan sa paghahati kung ilan ang gusto mo, go for it. Kaya pala ito ang naisipan kong lutuin kasi baka masira yung chicken breast na nilagay ko sa ref. Minarinate ko na siya nung nakaraan pero hindi ko pa siya nagagamit kaya ito na ang pagkakataon para maluto ko na siya. Maglagay lang tayo ng konting olive oil sa pan tapos ilagay na rin natin ang bawang. Huwag niyo nang hanapin ang sibuyas diyan kasi hindi ako naglagay ng sibuyas. Tapos syempre kailangan ma-extra tayo sa camera kunyari umiinom ng tubig at isunod na natin yung chicken breast. Aantayin lang din naman natin na maluto tong chicken breast pagkatapos ay ihahalo na natin ang ating asparagus. Takpan lang din natin at antayin na maluto ang ating gulay. At habang inaantay kong maluto ang ating mga gulay ay pinagbalat ko muna ang daddy niya nitong cantaloupe. At kita nyo naman mga day, mukhang sanay na sanay magbalat ng cantaloupe itong asawa ko. Tingnan nyo na kung pinaggagawa niya. Ako na ang nahirapan nung nakita ko siyang nagbabalat ng cantaloupe. So ayan na nga mga day, balik na nga tayo dito sa aking niluluto. Dahil simpleng-simpleng mga recipe lang sila, kaya ayan, mabilis lang din maluto. Ayan na nga at ready na kaming kumain. Yan ang aming lunch for today mga day. Masustansya na at masarap na gulay. Naubos na nga namin yung asparagus kaya hindi na nakapagbaon ng daddy niya. Buti na lang at meron pang pasta sa rep, kaya yun na lang ang pinabaon ko sa kanya. Tapos ay dumako naman tayo sa snack ko for today. Ay, naku, bakit naman puro pagkain na lang? Kaya tuloy lalo tayong nananaba, lagi kasi tayong gutom. So anyway, tapos na nga kaming mag-take anap dyan ni Kaden, kaya gumagawa na ako ng snack. Sarap buhay yun, laging kumakain mga dyan. Nag-blender nga lang ako ng raspberry tapos yung cantaloupe na natira. Medyo na parami nga yung gawa ko, hindi ko alam kung mauubos ko to. Tapos ay pinartneran ko lang din siya ng biscuit. Yun lamang for today's video mga day. Thank you again for watching.